Namatay naman ang isang pulis sa Pasig City matapos siyang pagbabarilian ng mga kapwa pulis. Napagkamalan daw kasi siyang suspect dahil hindi siya naka-uniforme nang rumisponde sa lugar kung saan may nag-aamok. May report si Jay Sabale. Sa kuha ng CCTV, makikitang nakatayo sa harap ng St. Gabriel International School ang naka-asul na t-shirt na si SP01 Fernan Clemente mag-alas 8:30 ng umaga. Rumisponde ang di naka-uniforming si Clemente matapos may nag-report na ang anak ng may-ari ng paaralan ay may hawak na shotgun. Ang suspect na si Emerson Go ay minsang naaresto ng i-hostage ang sariling ina at mga pamangkin sa loob ng eskwelahang ito. Sa CCTV, lalapit ang isang guard kay Clemente na nasa labas ng compound ng eskwelahan. Sandaling nag-usap ang guard at ang pulis. Pumasok sa loob ng gate ang guard at isinara ang gate. Lumapit muli ang pulis sa gwardya, pinabuksan ang gate ng paaralan. Naglakad ang pulis malapit sa suspect na may dalang shotgun. Kinausap para pakalmahin. Pero pinaputukan ng suspect ang pulis. Kahit naduguan, nakuha pang magpaputok ng sunod-sunod ng pulis. Ang gwardya, makikitang nakadapa. Matapos ang ilang minuto, dumating na ang iba pang pulis. Si Clemente, hawak ang baril na nakatutok sa baba, tumakbo ng nakayuko, papunta sa mga kapwa pulis para humingi ng tulong. Pero dahil nakasibilyan si Clemente at tila di nakilala ng kapwa pulis, pinaputukan din si Clemente ng dalawang pulis na nakilalang sina PO2 Alvaro Palor at PO1 Herbert Agpalo. Makakatakbo pa hanggang sa poste si Clemente at dito na bubulagta. Kaso kahit na nakabulagta na, ay pinaputukan pa siya ulit ng mga responding police. Dito na siya binawian ng buhay. Nakatalikod na siya eh. Nakatalikod na po siya. Binabaril pa rin siya. Kaya nagsisigawan na yung mga tao sa paligid nila na pulis yan. Palapit pa lang siya dun sa mga pulis. Ang 33 taong gulang na si Go, inaresto at di na nanlaban pa. Sa ngayon ay nakakulong na sa Pasig Headquarters ang mga suspect na si Go, PO2 Alvaro Palor at PO1 Herbert Agpalo at kinasuhan na rin pare-pareho ng homicide. Ang ano ko naman sa napanood ko doon sa murder talaga. Iyon ang ano talaga namin. Gusto namin matanggal sa serbisyo yung mga pulis na bumira sa kanya. Ikinalulungkot nga ni Pasig PNP Chief of Police Senior Superintendent Mario Rarisa ang pangyayari. Maliwanag daw na hindi nasunod ang rules of engagement. Ang nasa wing si Clemente naman, hindi raw naka-duty ng rumisponde, kaya naka-sibilyan ito. Nagkataon lang na kilala niya ang mga magulang ni Go. Umaasa ang pamilya ni Clemente na sa pagkakataong ito ay tuluyan ng makukulong si Go kasama ang dalawang pulis para sa kasong murder at hindi homicide lang. Jay Sabale, GMA News.